previously on MasterLink MTV. Hi guys, welcome to MasterLink MTV. Today magdaride tayo. Kasama ko ni sis ko. Punta tayo sa Oak Mountain, syempre. Lagi tayo pupunta. So today, ang bisikleta ang gagamitin namin is itong mga plus tire bikes ito. 27.5 na plus tires. So ayan. Ayan yung bike ni Mrs. At saka syempre si Honey Lemon. So big fat tires today tayo. So hinahating ko na mangyayari sa ride namin ngayong araw na to. So yeah, stay tuned lang po. So ayan guys, punta tayo sa Oak Mountain kasi medyo hindi na kami nakakalabas ni Mrs. Well, ano lang, quick spin lang para matry niya yung kanyang bagong bisikletang luma. nakabili kasi siya ng ano, ng plus tire na Trek Roscoe 8. So hindi ho siya yung ano, hindi ho siya yung pinaka latest na Trek Roscoe 8. Pero maganda naman ho yung kanyang ano, yung mga parts niya. At saka hindi na rin ho kayo pababayaan sa kalye or sa mountain kung saan man kayo magpunta kasi reliable naman po ang yung mga brands na nakakapit. So guys, kita na lang tayo mamaya uli kasi drive muna. Mahirap na, baka ma-aksidente. So yeah, see you later. A few moments later. So guys, paliguri tayo sa bahay kasi naiwan ko yung wallet ko. Yari tayo dyan. So, yeah, mabalik tayo. Kasi sukot to kasi. Kasi ano yun, nahihiya. Hindi ko na daw siya pakita mga kaibigan kasi nahihiya ko siya. Ayan. Ayan na naman. MasterLink nga eh. Yan guys, take two. Excited kasing lumabas eh, kaya yan, naiwan tuloy yung wallet. So, yeah, take two. So, magkita na lang ho tayo sa Oak Mountain. Yan guys, nandito na tayo sa loob. Tayo, plus tire ride tayo ngayon. Kasi, yun nga, si Mrs. nga, nasabi ko kanina na nakakuha ng pre-owned na Trek Roscoe 8. So, siya yung equivalent ng Specialized Fuse sa mundo ng Specialized. Anyway, yung nakuha namin, ano siya, bali bata yung gumamit. Kaya hindi masyadong galgal. Tapos, naka 11 speed siya. Pero, gagawa na lang ho tayo ng bike check pagka nagkaroon ho tayo ng time. Kasi marami ho kami papalitan doon. May mga papalitan pa ho kami mga pyesa para lang sa kanya. Alam mo na, para maging masaya yung asawa mo, kailangan gandaan mo yung ano, yung gamit niya, di ba? Di ba? Ganun ba? Ayan guys, nandito na tayo sa parking lot. Ayan. Ayan o. Nakikita mo sa may CR. Sa may CR, doon tayo. Doon sa likod? Yeah. Doon kami magpapark sa mid. Okay. Isa dati. Dito tayo liliko muna kasi hindi po tayo po pwedeng basta dumiretso na mauhulog po tayo sa kanal. Ayan, dito tayo lagi, dito kami lagi pumaparada. Gusto mo dito naman tayo sa kabila? Hindi na dito. Dito na lang. Siya dito tayo sa ilalim ng puno. Ayan, dito tayo sa mga punong lugar. Ayan. Dito, ayan. Ayan, nandito na po tayo. So, bababa na tayo. Bababa na tayo tapos sa siyempre, magbabike. Kwento-kwento, siyempre, matagal na wala. So, yan. Hi
bali wala yung ugat ah. Saan ba tayo? So guys, pasesya na kayo. Hindi ko kami yung mga avid athletes na talagang mabibilis magbike. So, ano lang ho kami. Enthusiast lang ho kami. So, ano yung mga nakikita nung yan? Yan ho yung mga pawang katotohanan lang. Ayan. Ema, saan pa? Oh, daan-daan, preno lang. Preno-preno. Sige, preno-preno. Sige, preno-preno lang. Kayang-kaya mo yan. Preno-preno. Oh, diba? Preno-preno, ganito lang. Hihingi ng preno ko. Nandun yun. Oh, yan. Preno-preno lang. Shift, mama, shift. Yan, okay yan, okay. Tama yan, sige. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. Yun, no, see? Saka lagi mo titingnan yun, ano, yung straight up kung saan ka pupunta. Kaya mo naman yun. Mauna ka kaya? Nako po, Diyos ko. Mauna pa ako, di lalo ka naiwan. Ako ng tao eh. Natawa ng tao ah. Kaya-kaya mo yan. No, 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 no. 3, 2, 1. Oh, dahan-dahan lang na. Malay. So, ganito lang ho. So, kayo ay aahon. Dapat tama yung gear nyo. Tapos pipili lang kayo na lugar kung saan kayo aahon. Ganyan. Exactly. Kaya para dito mo ako din yun eh. Para masolo kita. Ayan, solong-solo kita ngayon. Pala mo ah. Bali dati ho, si Mrs. Yung gamit niyang bike ng 8-speed na ano na Shimano na Acera lang hata. Acera man, no? Ngayon, nung nag-ano siya, nung nag-SRAM siya, nanibago siya. Kasi iba yung gatilyo ng ano eh, ng gatilyo ng SRAM eh. Nausanay ho siya sa daliri, index, saka thumb. Ang SRAM po kasi, puro thumb ang gamit. So, doon na nanibago siya. Nanibago ngayon siya. Anyway, kitin natin to. Ayan. Ayan, kakakain mo yan. O, see? Mama. Ayan, sige, diretso. Kaya mo yan. Rock Garden. Ah, ma, medyo technical dyan. Dito ka sa baba dito. Hindi, dito ko yung technical. Sumi-technical? Palamukha na ito, kala mo naman. Mamaya ako saka pulutin, ha? Sige na, binisan mo yung... Oh, mabato dito, hoy. Eto, meron biglang baba, hoy. Bumaba ka na lang. Ito kasi ganun din yun. Ito kasi ganun din yun. Technical din. Technical naman dito. Ah, mas technical ba dyan? Ikala ko technical yung isa eh. Hindi. Sakala ko ba yun? Kaya mong babain. Ito kababaw-babaw. Hindi mo kaya mong babain. Kaya-kaya mo yun. O, tingnan mo. Kakayanin yan. O, oh. Oh, diba? Oh. At saka mama. Remember what I told you about your
feet, kailangan leveled. Pag lagi nakababa isa, sasayad ka, sisayad lang. O, diba? O, kayang-kaya, oh. 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 Yan, guys. Dito pa rin mo tayo sa loob ng kagubatan ng sa makapal na gubat. Ayan. Dahan-dahan lang tayo dito. Maraming pine straw. Ayan. Yung pine straw kasi pagka patong-patong siya, madulas. Oh, galing. Unti-unti na natututo. So, hindi ko kasi siya sanay sa mga ganitong type ng ano, ng trail, yung medyo maruti, maraki. Kaya lang ho kami nagpunta dito kasi para ma-test niya yung bike niya kung may difference ba doon sa luma niya o doon sa ngayon yung bago. So, yan. So, naninibago pa po siya ngayon. Anyway, moving forward. Alin daw? Ayun o. Pwede ka magpabilis dito. Yan o. Gusto mo mabilis. Diba? O, diba? May ganun. Ayun o. Ow. Dito pa ako. Hindi kita iiwan. Alam mo naman yun. O, pahinga muna. Oh, pahinga. Pagod ka kakalakad eh. Hindi, okay lang ako. Oh, di ba? Gusto niya daw yung naglalakad. Mahilig kong mag-hiking to eh. Parang pagay na tayo ng pagay niya. Ngayon siya? Yun lang. Alam mo, pag ang tao marami reklamo. Bumaba ka na. Paahon na yan. Bumaba ka na. Kung tutusin o guys, mas madalihong dalhin yung kanya kaysa dito. Kasi ito po, naka 3.0 na gulong. So medyo mabagal ho talaga siya. Isa medyo mabilis siya kasi 2.8 lang. Yung 0.2 na difference nila, ano eh, mararamdaman mo talaga eh. Go! Diyan talaga ako ah. Oh, madali ah. Ang kagandahan lang ho ng plus tire is napaka-gritty. Lalo na pag umaahong kayo, talagang daman-daman yung nakakagat talaga sa kagaya niya. Ganyo. So pati daw yun, nakababa pa yung upuan niya. Ay, nakataas na pala. Sorry guys, nakataas na pala. Makikinig pala siya sa mga sinasabi ko sa inyo. Ayan. Oop, mata. Yan. Sige, tingnan nyo. Pag nakataas kasi yung upuan, mas madaling umahon. Papa, yung daan o. Di, pupunta ba tayo dun? Dun o. Tapos iikot kang ganun. Tapos dun, doon ka lalabas dyan. Dyan ka lalabas uli. Dito na. Ha? Uy, maahas ka dyan. Daya talaga nito. Nag-shortcut. Walang niya. Anyway. Yes. So, yan. Siyempre, naubos na naman ang ating battery ng GoPro. So, cellphone na lang tayo. Bali, 100. Nag-100 na lang si Master Link. Rigo. mahirap pala mag one hand dito. So guys, dito kami sa rattlesnake po. Tsang hirap pala mag video ng ano na isang kamay. Oh my god.
naubusan ng battery yung GoPro. Ayan, aon, aon. Ayan, aon. Ayan, guys. Dahan-dahan bigla uli. Hirap pala mag-video nung naka, ano, naka-cellphone na po. Hirap eh. Ay, bilib na bilib ako doon sa mga ka-bikes natin dyan na ano eh, na husay na husay humawak ng cellphone habang nagbabike eh. Ito, ang nahirap pa dito, ang laki ng cellphone. Ang hirap hawakan. Aray ko. Anyway, pa-bebe ride lang naman to. Mahirap. Pause muna. So guys, syempre, pumalya na naman tong GoPro ko. So siguro nga kailangan na ng battery, whatever. Bagong battery siguro. Kasi kaka-charge ko lang nun, ubus agad eh. So sumablay, so hindi namin na-film yung entire trail namin ni Mrs. So guys, moving on. Ito po yung bike niya. Ayan. Ayan. Ito po yung kanyang Roscoe 8. Hindi ko sure kung 2017 o 2016. Kasi medyo maliit pa yung ano niya, yung kanyang sulat na Trek, maliit. Yung mas bago nito, malalaki na yung sulat niya. Pero anyway, yan yung frame niya, aluminum frame size, siguro ano lang to, mga 13. Ang liit niya, ang liit ng frame. Kasi nga para sa mga short stance na tao kagaya ng misis ko, hindi naman siya matangkad. So naka ano na siya, naka NX na crankset. Ayan, na SRAM NX crankset with SRAM, I think this is 30 teeth chainring direct mount. Tapos dito naka NX siya na 11 speed. Tapos naka 11 speed syempre na NX kaset. Tapos naka-SRAM na rin na ano. So parang yung group set niya is NX kasi pati shifter niya of course is NX. Ayan. So meron siyang mga minor scratches nung nakuha namin kasi syempre hindi naman siya bago nung nakuha. Pero yung mga componentry niya maganda naman yung nakakabili. Ito siguro galing sa, hindi, Trek nga siya kasi bone trigger. Ito pinalitan siguro ng may-ari, ginawa niyang spunk spike na siguro mga 35 mm siguro ang layo niya, o 30 mm siguro kasi napaka-ikli niya. Tapos non-series lang yung kanyang brake na Shimano naman, so reliable. Meron siyang deity na grip na kulay green. Tapos meron pa siyang konting bling-bling dito na Thompson. Ayan, Thompson cups. At yun, tapos naka bone trigger siya na dropper post. Bone trigger dropper post niya is I think mga 90 or 100 millimeter lang kung ano ito yung drop niya kasi napakaikli lang niya. Ayan. So like I said, pang mga medyo maliit na or medyo mababang stance na tao. So ayan po yung kanyang Shimano non-series na disc brake. Ikot tayo dito. Ayan, non-series na Shimano, single piston at dual piston here. Tapos dito sa kabila, dual piston din. So, naka RockShox Judy na boost. Naka RockShox boot, ano siya, Judy na boost. Meron siyang lockout, meron siyang air chamber, tapos meron siya dito ang rebound controls. Ayan, pwede niyong bagalan, pwede niyong bilisan. So naka ano siya, sunringly na wheel set or na wheels. Sunringly Duroc. So 40 mm ang lapad niya. So medyo malapad to kaysa doon sa akin. Kasi sa akin 35 lang. So pero tong gulong niya is Schwalbe Rocket Rod.
na 2.8 ang lapad niya. So, it's 27.5 by 2.8. So, ano kasi siya eh, plus tire bike siya. So, siya yung equivalent nung aking fuse. Ito, itong fuse. Siya yung equivalent niya. Pero itong fuse, medyo mas malaki yung goma kesa doon. Kasi yung 2.8, ito 3.0. Pero konting difference lang naman. Pero yung isa po yung track na yun, mas magaang po yung kesa dito. Kasi ito medyo beefy, medyo malalaki yung pyesa niya. Pero ano na, halos na hindi naman nagkakalaro. Ang pinagkaiba lang nila is yung ano, ito kasi true axle na eh, sa likod. Yung sa kanya, quick release lang. Pero sa pag-aangan, mas magaang to kaysa doon sa akin. At ayan po ang aming Rosco 8 na bi-track. So, yan. Yan ang kanyang bagong pinagkakaabalahan. So, yan. Sana tumagal sa kanya yan. So, guys, bali itong si Melba, buti nakasurvive siya, diba, no? Oo. Kinaya naman kahit paano. Kinaya naman niya kahit paano yung trail kasi marami siyang ano, akyat baba sa bike kasi naninibago pa siya doon sa kanyang bisikleta. Pero hopefully magamay na niya to kasi yung SRAM kasi naninibago siya eh, kasi sa Shimano index sa tamping yung ginagamit mo. Sa SRAM kasi itong NX na to, ang gamit niya is puro thumb. So low gear, high gear, low gear, high gear. By the way guys, kung meron nga pala kayong mga TikTok or TikTok account or nagti-TikTok kayo, follow nyo lang yung aking TikTok account. Meron akong Masterlink MTB na TikTok. Winner rin kami, maya-maya ang konti, pahinga lang ng konti itong si Melba. So sana nagustuhan nyo pa rin yung aming video kahit na bitin kasi yung battery kasi nitong aking GoPro medyo ano na eh, medyo sumasablay na. So this is Norman of Masterlink MTV. Let's ride together. Ayan, nandito na tayo sa bayan, ano, sa ayan guys, nandito na tayo sa ano, sa parking lot. Ayan guys, nandito na tayo sa parking lot. Ayan, di ba? Oh, walang katao-tao. Siyempre, sarap mag-bike, di ba? Pwede kayo mag-picnic. Picnic kayo dyan. Mayroong piknikan din doon. Gusto kami yung ditong piknikan. Yeah. Kung kayo mahilig mag-picnic. Ayan, di piknikan dito. Picnic rooms or picnic tables.